ba ang makakalimot sa tuwa't saya na idinulot ng child wonder na ito? Halos magtatatlong taon pa lamang siya nang una natin siyang napanood sa telebisyon bilang isa sa mga contestant sa patok na Little Miss Philippines ng Itbulaga. Bibo, makwela at punong-puno ng karisma. Ibang-iba siya sa mga batang artista na nakasabayan niya noon. Halos ayaw na nga natin siyang lumaki sa takot na baka maglaho rin ang kanyang ningning. Ito ang katotohanang hinarap niya sa kanyang paglaki. Ngunit muli, dumating din ang kanyang panahon. At ngayon, sa tulong ng isang awit na di malilimutan, muli niyang naibalik ang ningning sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Aiza Siguera. Tunghayan po natin. Sabi ko na nga ba, wala rin mangyayari. False alarm lang pala. Wala lang masabi yung doktor na pwede mapakonsuelo sa akin. Huwag mo nang intindihin yun. O, ito, kainin mo na itong siopa mo habang mainit. O, ito yung paborito mo. Espesyal. Yung may itlog na maalat. Eh, ano ka ba? Pare, wala ba sa'yo magkaanak tayo? Parang ako lang nagadala ng pabigat sa tuwing papal niya yung doktor na yun. Kareng, hindi naman pwedeng lagi kang ganyan habang nag-iintay tayo. Oo, hindi pwede yung ganyang anang ganyan. Eh, hindi naman yan lang ang makakapagpasaya sa atin, hindi ba? Ang ayaw ko lang, habang tumatagal, palayo ka ng palayo dahil yan sa pag-aanak na yan ang iniisip mo. Paano naman tayong dalawa mag-asawa tayo? Mahal natin ang isa't isa. Eh, kung hindi pwede, di tumanda tayong dalawa lang. Oh, problema ba yun? Pasensya ka na. Siyempre, babae ako. Pakiramdam ko tuloy para akong inutil kapag hindi ako naging isang ina. Sus. Huwag mong isipin yan. Huwag mo nang isipin yan. Tama na. Oh, ito. Sige. Kainin mo na ito. Naku. Ang layo ng nilakad. Kumakuha ko lang ito. Dick. Ano kaya kung gumag-abon tayo? Yan naman ang hindi ko gagawin. Ako naman ang magiging inutil niya. Anak ng ibang tao, aangkinin ko? Huwag na. Huwag na. Ang importante, mahal natin ang isa't isa at romantic pa rin tayo kahit tumatanda na. Baka gusto mo, laban na. Try and try. try and try tayo na. Ikaw talaga, no? So, kunyari, pwede yung nakahila. Dadasal mo. Karing, magluluto pa ako. Wala pang mahahapunan na mag-aama ko doon. Idasal mo na rin, ha? Na pagdating ko sa bahay, hindi ako awayin ng asawa ko. Ano ba? Nadasal ko na lahat ng dasal. Natawag ko na lahat ng santo utang na loob. Umuwi na tayo. Ano ba, Piling? Gusto mo mauna ka nang umuwi? Panata ko ito. Mabuti nga makulitan sa akin ng Diyos para bigyan akmin ng anak.
Bagamat ilang beses nang nabigo sina Dick at Karing sa pagkakaroon ng sariling anak, tila hindi namatayan ang pag-asa ang dalawa. Ito'y sa kabila ng katotohanang delikado na para kay Karing ang magbuntis dahil mahigit 40 taong gulang na siya at malapit na magmenopause. I-pass din yung lahat yung mga ginawa niyong patterns. Tapos bukas, gagawa tayo ng cutouts niyan. Yes, ma'am. Ma'am, dapat ho ba nakalagay ang sukat sa pattern, ma'am? Ma'am! Oy, makinig kayong lahat, ha? Yung susunod na selebrasyon, binyaga na. Pero kailangan nyo yung pattern. Huhulaan natin kung lalaki o babae ang anak ni Karing. Magkano ang pattern, mami? 100! Call? Call! Pambira naman itong si Piling, oh. Bakit hindi pa ka lumalabas, eh? Sinusugal mo na. Uy, Karing, hindi ka ba natatakot sa pagbubuntis mo yan? Kasi alam mo, ang pagkakaalam ko, yun daw mga pinapanganak na sanggol na lagpas na 40 ang ina o kaya nagmenopause na kadalasan abnormal. Kundi daw sila retarded, mongoloid o kaya kulang sa aparatos. Hindi ka ba natatakot? Piling naman, wag lamang may sungay at buntot. Kami pa din ang gumawa nun. Tila dininig naman ng Diyos ang panalangin ni Nadik at Karing dahil lumaki si Aiza na matalino at ang galing-galing. Lika. Anong gustong premyo ng anak ko? Hotchi po. Cheese naman. Huwag naman ako agad. Pag madami ng pera ang daddy at mami, ibibili ka namin ng 5 kotse. Pag madami na din po akong pera, ibibili ko po kayo ng 10 bahay at 5 kotse. Promise! Talaga? Oh, tingnan ko nga. Ilan ba ang 10? Tingin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oh! Ay, ang galing-galing naman! Sabi ko na nga ba, genius itong anak ko, genius! Anak ninyo! Daddy, anak din ako ni Mami! Alam mo, Ate Karing, ang galing-galing talaga nitong si Aiza. Ang talino-talino. Dapat isalin na natin dyan, sa Little Miss Philippines. Bakit? Ano ba yan? Ano yan? Contest ba yan? Opo, contest mo sinawa. Ikaw talaga, oo. Saan mo ba napupulot yung mga ganyang salita, ha? Ikaw, Aiza ka. Wala po, doon po sa baklang nagkulot kay Ate Ella. Ibig sabihin na sila gustong manalo. Pero alam mo, sigurado ko ay sa pag ikaw sumali dyan, ikaw talaga mananalo. Magaling ka kasi. Ayoko po. Ate Karing, kapag sumali si Aisa dyan ha, ako ang sasama sa kanya. Kasi gusto ko makita si Tito Vic and Joey. Ay nako. Hindi. Hindi. Tama, ikaw ang sumali, Ate Gia. Timawa ka din eh. Timawa ka din eh, oy. Timawa, oh, ayan. Tama na. Oy, Aiza, ha? Tama na yan. Mami, joke lang po. Uy, Suki, magkano sa kilong to? Ay, 40 po. Ha, 40? Ibabaaw ko para suki naman tayo. Oh, sige po. 35 na lang po. Ilan sige. Ilang kilo po? 1 kilo lang. Tapos, gusto ko puro hinom. Gagamitin ko sa menudo, ha? Po. Tapos ito, pa po? 1/2 kilo. Sige. Itong kalamansi, 1/2 kilo lang din, ha? Kilo, okay. Tapos, ito rin, bigyan mo rin ako ganito. Sige po. Dalawa lang siguro. Sige. Ito. Yan, ha? Sige po. Ito rin, 1 kilo, ha? Sige po. Magkano lahat? 40 plus 40. Magkano lahat? Mga 200 lang po. Ale, nakita pa niyo yung anak ko kasama ko? Ay, nandiyan lang po kanina. Wala nga, inasan ba? Ay, baka nandito lang po sa prutasan po. Nakita ko kanina dyan. Teka muna, sandali. Saan mo punta? Dito po. Doon? Aiza! Bata, lumala ka
Sabi ng giant, ha, 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 ha. Kakainin kitang bata. Ang cute naman ng batang yan. Ilang taon na kaya yan? Ng vegetables. Lito-lito at ang bibo. Ng bibikoy, ng chakasit, sana ng ganyan rice, din ang anak ko. Ng fish at hindi. Nakakatuwa, no? Umiinom ng milk. Nasaan na kayang nanay niyan? Hulog nga ng langit si Aiza sa kanyang mga magulang. Sa murang edad, kinakitaan na siya ng kakaibang talino at karisma. Kaya naman ang mga katagang born to be a star ay tila totoong totoo para sa batang si Aiza. Anak, ka masyadong maglalapit sa akin. Baka mahawa ka ng sakit ko. Di bale po, pag ako naman po may sakit, kayo naman po mag-aalaga sa akin. Sweet-sweet talaga itong anak ko. Eh bakit ba paglaki mo? Anong kukunin mo? Gusto mo maging nurse? Ayoko po. Kailang ni Daddy ang gusto kong alagaan. Kaya mahal ka ng mami, no? Love ko yan eh. Mami, bakit po ba pag may love nat nilalagyan ng na malamig na tuwalya sa noo? Siyempre, para mabawasan ang init, bumaba yung lagnat. Mami, ikukumot na lang kaya ang basain sa malamig na tubig. Para hindi lang po ulo nyo ang lumamig. Gusto niya po, kumutan ko po kayo ng basang kumot. Talaga ikaw, sweet talaga itong anak ko ito. Kaya mahal na mahal ko ito eh, baby ko ito. Ay nako. Oh, anak, itbulaga. Buksan mo na. Kimberly, may ipatik. Mami, yan na naman yung mga timawa. 8. Mami, parang Genevieve. Gusto ko din maging timawa. Ay, naku. Ano ka ba kung ano-ano pinagsasabi mo? Manood ka na nga lang muna, ha? Alas 9 pa lang, misis. Mami, alas 3 pang audition. Masyado po kayong maaga. Bumalik na lang po kayo. Naku, hindi na ho. Gawa ng malayo ho kasi uuwi ang panamin. Baka mainip po kayo. Hindi ho. Eh, total, narito na kami. Mag-aantay na lang ho kami. Kayong pong bahala. May kantin po sa loob. Doon po na lang kayo maghintay. Ah, po pwede po? Opo, doon po. Ay, maraming salamat po. Alika na. Sige po. Totoo po ba yung baril nyo? Aba, siyempre. Baril police po ba kayo? Hindi, gwardiya. Security guard. Ano pong binabantayan nyo? Siyempre, baka may pumasok na magnanakaw. Paano nyo malalaman na magnanakaw? Paano kung hindi, babarilin nyo agad ba yun? Ay, naku, pasensya na ho kayo. Masyado kasi magulit ang anak ko. Ayos lang yun, misis. Antalin yun ang anak nyo. Anong pangalan mo? Aisa! Aisa, yung son, si Gera is the name. Naku! Mamang Guardia, pasensya na ho kayo. Masyado makulit ito. Alika na nga, alika na! Eh, punta na po kayo sa kantin. Sige po. Salamat po. Sige po. Meron kang gantong dal? Wala, pero may dal din ako. Bakit di mo dala? Napapahinga eh. Nagpapahinga ba ang dal? Hindi naman tao yun eh. Ba't yung dal mo kanino mo pa pinapatulog? Tao ba yan? Diyan. Baba dyan. Baka makita ka ng amo ko. Tinitignan ko lang naman po. Hindi ko naman kikidnapin ang kotse nyo eh. Hindi kikidnapin. Kakarnapin. Magkano po ba yung kotse nyo? Hindi akin yan. Wala akong pambili yan. Bibili ko ng ganito ang daddy ko. Bakit? Marami ka bang pera? Dadami pa lang po. Saan ka kukuha? Pag nanalo ako sa Little Miss Philippines. Katso! Naku, nanaw ko na. Gusto ko tumira, dyan ang amo ko. Baba ka na dyan, baba na.
Saan galing yung batang yan? Mag-audition daw po. Nakita ko nila sa loob ng kotse, bigla sumulpot sa loob eh. Alam niyo po, ang gwapo-gwapo ninyo. Si Maru lang ba? Eh ako, hindi ba ako gwapo? Gwapo din po, kasing gwapo ng kotse ninyo. Ay, nako. O yan, yan, yan. Dahil magaling kang lumangis, lalangisan naman kita ngayon. Yan. Siguro naman, kasya na yan sa isang drum ng candy, ha? Thank you po. Aba, hindi pwede take kiss mo. Anak, nasaan ka? Thank you. Oh, Aisha! Ano ka ba naman? Ano ginagawa mo dyan? Atakasan mo na naman anak mo. Ako eh, pasensya na ho kayo. Masyado ho kasing makulit yung anak ko eh. Pasensya na po. Ako, misis, huwag kayong mag-alala. Eh, napasayo naman kami eh. Ano nga pala pangalan mo, Ian? Aisha! Aisha Yamson Sigera is the name! Hello, Aisha! Hello po! How are you? Okay lang po. Aisha, anong gagawin mo? Tutula po. Wow, tutula! Sige nga, parinig! Ang bata at ang giant. Bow! Isang araw, yung bata naglalakad sa tabing dagat, nakapulot siya ng bote. Binuksan niya, tsuk! Tapos lumabas ang makapal na usok at naging giant. Sabi niya, ha, kakainin kita ang bata ha. Dahil sa hindi ka kumakain ng vegetables, ng meat di bikoy, chapusit, ng rice, ng fish, at hindi ka umiinom ng milk. Wag po, wag po. Maawa na po kayo sa akin. Kakain na po ako ng vegetable, ng meat di bikoy, at ng chapusit, at ng rice, at ng fish, at iinom na rin po ako ng milk. Tapos umuwi na ang bata, nagsumbong kay Mami Karin. Mami, kakainin daw ako ng giant. Para maging maganda, malusog, matalino, at mabait. Kaya kayo mga children, kumain kayo ng masustansyang pagkain para kayo lumaki na maganda, malusog, at cute na katulad ko. Ano sa inyo? Maraming salamat po. Bow! Pinalad na makapasok si Aisha sa Little Miss Philippines Contest. Sino nga ba naman ang makakatanggi sa kanyang natural na kakulitan? Aisha Sagera. Good up! Tanungin kita, sasagot ka. Opo. Kapag nagdarasal ka sa gabi, ano ang iyong sinasabi kay Jesus at bakit? Kay Jesus ba? Mm-hmm. Pag nagdasal po ako sa kay Lord, tutulungan po niya ako. Anong sinasabi mo kay Lord? Kay Lord po. Oh, ano sinasabi mo sa kanya? Pag nagdadasal po ako dun sa pare. Sa ano pa? Din po sa
child kay Jesus. Kaya yun po ako nagdadasal para tulungan niya ako. Yeah, siya nagdarasal. Okay. Thank you very much. Sige, thank you, Aiza. Unti-unti umakyat sa handa ng kompetisyon si Aiza hanggang sa makaabot siya sa grand finals. Bagamat hindi niya nakuha ang pinakamataas na titulo, siya naman ang hinirang ng bagong child wonder ng Philippine showbiz. Bukod sa araw-araw niyang pagpapakwela sa Itbulaga, naging bida rin siya sa hit na hit na sitcom na OK Ka, Fairy Ko, at sa kanyang kauna-unahang pelikulang Wake Up, Little Susie. Sa loob ng maikling panahon, nakamit ni Aiza ang kasikatang pinapangarap lamang ng mga batang gaya niya. At walang kaduda-dudang, siya na nga ang pinakamaningning na child star ng kanyang panahon. Okay, Aiza, pinakasama kay Mami Karing. All eyes, lights! Nagtaga ng ilaw dito, oh! Ika, anak, munta sa daddy mo. Uy, miss, huwag mo naman kurutin. Pakiusap lang. Kasi hindi maganda ang pakiramdam niya eh. Pasensya na kayo, ha? Huwag niyo sasaktan yung bata. Kawawa naman. Nag-uumapaw ang paghanga ng mga tao kay Aiza at para sa isang batang gaya niya. Tila nakakalula rin ito. Lalo pat kung minsan, hindi na niya nakukuha pang maranasan ang normal na buhay na dapat sanay nalalasap ng isang bata sa edad na iyon. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa natin. Pinag-aartista natin yung anak mo. Tuwan-tuwa tayo pag siya'y pinagkakaguluhan, hinahangaan. Alam din natin, enjoy na enjoy yung bata. Pero parang may isang bagay tayo pinagkakait sa kanya. Yung normal na buhay. Dick, ang lahat naman ito ay parang di sinasadya. Nag-umpisa lamang sa katuwaan. Malay ba naman natin eh, na may tangay-tangay na swerte ang atang ito. Ibang klase talaga ang Panginoon. Napakabait ng Diyos. Binigyan na tayo ng anak. Nung panahong nawawala na tayo ng pag-asa. At may bonus pa. Hindi ordinaryo ang talento. Ang talento ni Aiza. Pero baka naman hindi yan ang gustong ginagawa natin ng Panginoon. Abay. Ibig ko sa'yo, baka naman tayo lamang at sila ang natutuwa. Anong ibig mo sabihin? Patigilin na kaya natin ang pag-aartista nitong bata. Eh, ayaw ko naman sinasabi ng iba na pinagtatrabaho natin, pinapagod natin ang sarili nating anak. Eh, mabubuhay naman tayo kahit hindi siya mag-aartista eh. Ewan ko. Ikaw. Ako naman eh, susunod lamang ako sa lahat ng desisyon mo. Kaya lang, kailangan eh, tapusin namin muna yung mga lahat na nasagutan namin mga proyekto. Karing, desisyon natin dalawa, hindi ako lang. Mahal na mahal ko si Aiza. Hindi ko mahatanggap mo kung mayroong mangyayari sa kanya. Sige. Sige, patigilin na natin. Sige. Hindi, gusto ko pa rin maging artista. Mamimiss ako ng showbiz, hindi na nila ako bibigyan ng candy. At saka bubblegum na marami. Ay nako, daddy at mami, ang laki namang problema ninyo. Tulog na nga ako.
Ayun, mamimiss daw siya ng showbiz. Ito mo sabi ko sa'yo eh. Kailangan ding mamaalam ni Aiza sa kanyang kabataan. Anak, baka matunaw na yan sa kakatitig mo. Nahala ko lang po kasi nung bata ako eh. Di ba anniversary ng audition ko sa Little Miss? Ah, oo nga. Kaya nga magpapansit ako. Para long life. Long life, pansit. Di ba, Mami? Magpapansit lang naman siya. Kailangan lang ng long life yung birthday. Anak, maski na ano pang life mo. Pampahaba. Pampadugtong, pampadugtong ng swerte. Sana hindi na lang ako tumatanda nun. Bata na lang palagi para lagi masaya. Bakit? Hindi ka ba masaya ngayon? Sana po. Bakit sana? Karing, napakahirap na ngayong hanapan ng role ni Aiza. Yan ang tinatawag na awkward stage ng kahit sinong child star. Tulad nila ni Nyo Mulak, ni Maricel, ni Snooki. Dumating na sila sa edad na kailangan silang pagpahingahin dahil tumatanda na sila, hindi na sila kinakagat ng mga tao. Hindi na sila cute. Alam mo na, nagdadalaga at nagbibinata na. Pero nakabalik din naman sila, di ho ba? Oo nga, pero pinahinog muna para sa mga mature roles. Tulad ni Snooki at ni Maricel, binigyan ng love team, ng ka-love team. Doon sila kinagat. Eh, ito naman si Aiza. Eh, ang ibig kong sabihin, hindi naman siya tulad ni Maricel at ni Snooki na talagang artistahin, na pwedeng lumabas sa mga teeny bopper na pelikula. Tsaka Ihan naman, bakit mo naman pinabayaan ang sarili mo, ang katawan mo? Eh, so, Mrs. Custodio, di wala akong movie project na pwedeng i-offer kay Aiza sa anak ko? Tignan natin. Patatawagan ko na lang siya. Tandang-tanda ko pa itong si Aiza nung maliit. Ang cute-cute talaga. Sayaw nga ng sayaw yan dito sa opisina ko. Tapos naalala mo, Iha, humingi ka pa ng, humiram ka ng ballpen sa akin. Tapos may tinatan... Mami, tara na. Tsaka, bakit ba parang mahiyain ka yata ngayon? Kasi hindi na ako cute. Tsaka hindi na ako bata eh. Sige. Mami, tara na. Sige ho, Mrs. Custodio. Salamat na lamang po. Anak. Okay, maganda na, Mami. Siguro meron pa rin naman magtitiwala na may talento ako. Anak, hindi mo yung naaalaala ko. Basta kung saan ka masaya, nandito lang kami. Na. Pipigilan ang pag-usad ng edad ni Aiza na kinatatakutan ng maraming child stars. Kahit inihanda siya ni Nanay Karing sa pagdating ng panahong iyon, masakit pa rin maramdaman na hindi na siya ang dating batang kinagigiliwan ng lahat.
Dagdag pa rito ang patuloy na panlilibak kay Aiza na mga taong dati-rati humahanga sa kanya. Oh, hindi mo ba gusto yung in-order mo, anak? Gusto mo order tayo na iba, ha? Hindi, mami, wala lang po akong gana. Pero alam mo, anak, talaga sigurong kinakailangan ka ng mag-dieta. Hindi nga ba sabi ni Mrs. Custodio, hindi mo dapat pinababayaan ang katawan mo, lalo na ikaw kung gusto mong bumalik sa pag-aartista. Eh, mami, wala mo nung balak bumalik sa pag-aartista eh. Iba kaya naman tayo nagpunta dyan kay Mrs. Custodio? Para sumubok. Sana ka hindi tayo pumunta, na-insulto pa ako eh. Hindi ka naman niya in-insulto, anak. Ikaw naman. Ipinapaniwanag lang niya na, siyempre, napakahirap pang ikuha ng role. Sa edad mong yan ngayon na alanganin, mahirap. Eh, siyempre, anak, kay producer siya. Siyempre, mas ipapriority niyo na kumita siya. Kailangan maganda yung kanyang pelikula. Ay, dati ho, no? Hindi ko kailangan manguto, o mamilit, o magpakit sa kung kani-kanino para lang kunin nila ako. Anak, noon yun. Kaya nga ho, noon yun. Eh, ngayon naman kasi napaglipasan na nila ako ng panahon, di ba? Na nagamit na ako eh. Tsaka sino ba naman gustong kumuha sa kagaya ko ito? Tumataba. Siyempre, hindi man ako kasing ganda ni nila Maricel o ni Snooki. Uy, huwag ka nga ganyan magsalita, anak. Ano ka ba? Guys, diba si Aiza yan? Naku, nagkaka-selfie dito. Hi, Aiza. Ano nangyari sa'yo? Alam mo, ang taba-taba muna. Hindi na siya cute. Alam mo, if I were you, magpapapayat ako para ano, magkaroon ako ng bagong pili. Pareho sa'kin mataba, oh. Tingnan mo. Shut up, Aiza. That's correct. Kain na tayo. Sa'kin na ganman taba-taba na niya. Eh, biruin mo dati ang level. Ang cute-cute niya, eh, ngayon nakakatakot. Ay, nakakatama. Maging sa eskwelahan, di nakaligtas si Aiza sa panghusga. Ay, ma'am, excuse me. So? Kanina pa po kami nakapila dito. Oh, so? Ay, baka pwedeng pumila rin mo kayo kasi importante po yung research. What are you trying to say? Please fall in line, wait for your turn to use zombie. Of course I can read that. You wait for your turn until I'm done. Hey, ma'am, okay, Sagera? I still believe na siguro po dapat fall in line din kayo. Like the rest of us. How can you be so disrespectful? Kilala kong advisor mo. Baka gusto mong i-report ko yung behavior mo na yan. Para mahatak ang grades mo. Ma'am, wala naman akong ginagawa. Sinasabi ko lang naman. At huwag mong ipagyabang na ikaw si Aiza Sigera. Noon yun. Hindi na ngayon. Ordinary student ka na lang dito. Sigera. Aiza! Aiza! Huwag ka nang ma-upset. Pabiyahan mo na yun. Kaya nga, di ba, kikumatching ang tawag nila doon. Masungit eh. Alam ka, bad trip kasi naman siya eh. Siya dapat yung nakakausap eh. Siya dapat yung i-report eh. Siya may attitude problem eh. Sige. Paano lumamig yung ulo mo? Treat na lang kita ng pizza. Ano? Uy! Kunwari ka pa. Oh. Okay lang, no? Ngayon lang naman ako babawi eh. Kasi dalawang beses na ako sinatrain. Dalawa ka. Lima na kaya? Lima na ba? Dalawa lang eh. Sige lang. Excuse me. Pwede mo dito kami pag-usapan? Ang planning mo naman, of course not. Ba't ka naman namin pag-uusapan? Of course not. Kasi obvious kayo eh. Alam nyo, pag mag-chichismisan kayo, may palata, nakakatawa kayo. Hey, girly, have fun with boys, not with her. Hoy, Nonal, anong problema mo? Aiza, Aiza! Huwag mo na silang pansinin. Pansinin? Eh, pag-asar itong tatlo ito eh. Aiza, ka lang. Hoy, hindi ka kagandahan. What a day. Cool ka lang. Pizza ko. Alam mo, nakakalimutan. Kahit ang init ng ulo ko, naalala ko yung pizza. Sige, tara. Tara, medyo lumamig yung ulo. Laki, lalong naramdaman ni Aiza na iba siya sa kanyang mga kaedad.
Hindi rin nakatulong ang mapanghusga na pagtingin ng kanyang mga kaklase sa pagiging malapit niya kay Girlie. Dahil dito, naisipan ni Aiza na lumipat na lamang ng ibang eskwelahan. Bagay na mariing tinutulan ni Nanay Karing. Ano ba ang problema mo? Ba't ayaw mong pumasok? Plastik ano sa mga tao rin. Plastik? Ano plastik? Hindi kita maintindihan. Basta ayaw ko na. Ganun lang? Basta ayaw mo? Ano ba akala mo sa pag-aaral? Playground? Na kapag napagod ka na sa paglalaro, eh basta ka na lamang aalis? Ganun ba? Mami, alam nyo kahit naman ko kasi anong explain ako sa inyo, hindi nyo naman ko maiintindihan eh. Basta ayoko na. Aiza, hindi libre ang pinapasukan mo. Marami na tayong gastos doon. Marami na tayong binabayaran. Ayun na nga po, Mami. Pera ko naman yung ginagamit pambayad sa school, di ba? So kung ayokong pumasok, ako yung nagtapon, pera ko. Kaya nga ginagamit sa maayos ang lahat ng pera mo. Dahil ikaw yun. Sa'yo yun! Ikaw lang makikinabang! Nanunumbat ka ba? Sorry po. Sorry, Mami. Sorry, ang dami kong iniisip, ang dami gumugulo sa utak ko. Ayoko naman po kayong masaktan. Hindi ako nanunumbat. Nanunumbat ka. Mami naman, sorry na. Tama na. Mami, mahal na mahal ko kayo. Kayo ang pinakahuling taong gusto ko masaktan, okay? Tama na. Naging kapansin-pansin ang pagkahilig ni Aiza sa mga bagay na panlalaki. Lingid sa lahat, dumaraan noon si Aiza sa isang matinding identity crisis. Aiza, hindi ka na naman pumasok. Hindi talaga ako papasok kasi may ginawa ako. Punta lang naman ako dito na mapapahita ako sir. Tcharan! Aba! Nax naman! Okay ba? Bagay na bagay to sa'yo. Sa akin? Oh. Ano sa akin? Yan oo. Hindi sa akin to. Ito yung sa akin. Aiza. Pang-boys yan. Hindi ito pang-boys. Unisex oh. Unisex? Pang-boys yan. Ito ang dapat sa'yo. Hindi pwede sa akin yan. Kasi kapag sinuot ko to, kita mo yung mga awang-awang na to sa likod, lahat yan may lalamas sa bilbil. May bilbil ako sa likod eh. I-try mo yata. Hindi ko pwedeng i-try. I-try mo. Hindi ko pwedeng i-try. O sige, kapag tinanay ko to, matatawa sa inyo lahat sa akin. So, magkatawa na nila ako sa inyo. Ngunit walang kamalay-malay si Aiza na may krisis ding pinagdaraanan ang kanyang mga magulang. Wala na tayong magagawa. Kahit na magdemanda pa tayo, naloko ka na eh. Tinakasan ka na. At hindi na maibabalik ang pera natin. Bakit ang ginawa sa akin yun? Nagtiwala ako sa kanya. Dahil kagustuhan kong madoble yung savings ng pera ng anak natin. Tapos, niloko niya ako. Kasalanan ko lahat ng ito eh. Kasi masyado ako nagtiwala sa tao. Huwag mo nasisihin ang sarili mo. Kaya mo, makakarma din yung tao yan. Isipin mo, ingatan kong maigi ang lahat ng pera ng anak natin para pag dumating ang panahon kailangan niya, magagamit niya. Napaka walang hiyalong taong yun! Bakit kaya ako niloko? Paano lamang yung pera ng anak ko? Bakit ako pa? Di makapaniwala ang mga magulang ni Aiza sa kamalasang inabot nila. Dahil dito, nawalan din ang tiwala si Aiza sa mga tao. Pati na rin sa mga dati niyang tagahanga na tila walang puso sa panghahamak sa kanya. Ang minahal ko, kaya ka ikaw. Uy, babagat! Laos ka na! Para ng balyena! Uy!
Ay, tama na yan! Uwi ka na lang! Uy, uwi ka nga! Ayaw manood! Huwag ka umalis! Tulad ng isang dasal, kaya nga ikaw. Tama na yan! Ang aking minahal. Luloko ng mga kaibigan, isang malaking problemang pinansyal ang nagpabagsak sa kabuhayan ng mga magulang ni Aiza. Napilitan si Aiza na itaguyod ang kanyang pamilya. Tinanggap niya ang mga alok na kumanta sa mga piyestahan kahit na gaano mang kababa ang trabahong iyon. Kailangan pang kumanta at lumabas kung saan-saan para lamang kumita ng pera. Okay pa naman kami. Ang daddy mo may trabaho. Maski paano, nakakaraos pa rin. Eh ako naman, naginegosyo ko ng konti-konti. Mami, hindi mo siya ganun eh. Gusto ko rin naman kumanta eh. Tsaka, at least kahit paano, kahit kumikita ng pabarya-barya eh, nakakaraos pa rin, nakakatulong ako sa inyo, diba? Okay na yun. Itong gitara ko, nabili ko dahil sa kakakante. Ang laki na pasalanan ko sa'yo, anak. Hindi sana ako masyadong nagtiwala sa tao. Sana hanggang ngayon, nariyan pa yung mga kinita mong pera nung nag-aartista ka pa. Mami, Mami, huwag niyo sisihin yung sarili niyo kasi hindi niyo naman kasalanan yun eh. Gano'n naman talaga eh. May mga nanluloko. Hindi naman humuwawala yung mga ganong klaseng tao sa mundo, diba? Parang ako. Dati ang dami kong kaibigan o sikat pa ngayon. Bilang na lang sila sa kamay ko. Kaya rin naman nagsabi, wala naman pang matagalan eh. Sabi ng daddy mo, iisa ka lang. Wala ka pa rin katulad. Iisa lang ang Aiza Siguera, ang child superstar. Maski na wala na sila, nandito kami ng daddy mo. Di ka namin iiwan. Tayong tatlo pang matagalan. Wala yan, ano, kapag nasana yung tao na. Puro magaganda na lang yung nakikita niya. Puro swerte yung dumarating sa kanya. So parang tingin sa kanya lahat ng tao at saka sa sarili niya, Diyos. Sana naging ordinary yung bata na lang. Yung nakakapaglaro ko. Kaya lang gusto paglaro.
na wala nagkakagulo. Kasi alam niyo po, huwag po na po kilala yung sarili ko eh. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Siguro ako. Naging normal lang ako. Hindi ganito yung expectation ko sa sarili ko. Tanggap po lahat. Sana hindi na lang po ako sumikat. Sana hindi na lang nila ako minahal para hindi ako sakit. Para hindi masakit tanggapin, wala na po sila. Alam ko saan ako papatungo. Hindi ko na ko alam. Sana sagutin niyo ko yung mga tanong ko, pero pero Lord, isang request lang po. Babahin niyo pa yung buhay ng daddy ko tsaka mami ko. Hindi ko kayang wala sila. Pinasok rin ni Aiza ang pagkanta sa mga music bar. Di niya alam, iyon ang maghahatid sa kanya sa pintuan ng isang napakalaking oportunidad. Hi, Aiza. Hello. Hey. I'm Margot Gallardo. I'm a freelance record producer. And this is my sister Edith. She's a composer. Hey. Hello po. Madalas na kitang madinig kumanta sa mga guestings mo eh. Tsaka, tito na rin. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol po saan? Eh, gusto sana kitang i-produce ng album. Kinasa kayo? Eh, bakit naman hindi? Maganda naman ang boses mo ah. Eh, hindi naman ako belter eh. Hindi naman belter ang kailangan ko. Yung style mo, pang-acoustic. You wanna give it a try? Alam mo, positive kasi ako eh. Pagpapagawa kita ng original song, pag-usapan natin? Okay. Okay. Tila nabigyan ng pangalawang pagkakataon si Aiza dahil sa alok na iyon. Unti-unti, muli siyang nakabangon. At ito'y sa pamagitan ng awiting pagdating ng panahon na sadyang kinagiliwan ng masa at muling naghatid kay Aiza sa tugatog ng tagumpay. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin ang ako, baka dibok ng puso ko'y maging dibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating na panahon. Aiza, medyo sensitive tong itatanong ko ha. May lumalabas kasing balita tungkol sa identity crisis mo. Totoo bang tomboy ka?
Alam niyo, napaka-private po na question na yan and I still believe na it should remain private. Pero ito lang po yung gusto kong malaman ng mga tao na kung ano man yung pinili ko, kung sino man ako, masaya ako dun. And being a lesbian doesn't make me less of a person. And nandito ako ngayon para i-offer kung sino ako at yung music ko. Kung matanggap ng tao at mahalin ako, well, thank you. Salamat, salamat. Pero kung hindi, wala akong magagawa. But hindi ako yung tao na i-give up ko yung kasiyahan ko para sa ibang tao. Yun lang. Alam ko po nasaktan kayo sa mga nalaman ninyo. Sorry po. Gusto ko lang malaman nyo na mahal ko po kayo. Tsaka kahit naman, ano po gagawin ko para sa inyong dalawa eh. Kaya lang, ngayon lang po ako hihiling sa inyo. Sana matanggap niyo po kung sino ako. Tsaka tulungan niyo po kung mahalin ko yung sarili ko. I love you, Daddy. I love you, Mama. Pababayaan magpakailanman.
Thank you. Aiza, alam mo na bigla ang mga fans mo, ang mga televiewers, when you came out at in-expose mo yung sarili mo, ang iyong kasarian, okay? Nabigla kami lahat. The question is this, madali bang tanggapin? Hindi madaling tanggapin kung ano yung ikaw. Dahil syempre, maraming expectations sa atin yung ibang tao, mm-hmm. Diba? Kung ano man yung pinili ko for myself, respected. Paano mo nagawang tanggapin ka ng magulang mo? Mahirap ba yun? Pinakamahirap pa rin yung sa sarili. Kasi kahit matanggap ka ng ibang tao, hanggang di matanggap sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Let's talk about your career. Ha? Dumanas ka na nung ano eh, di ba? Eb, yung sad-sad. Nila Eb, oh hell. Hirap dahil I'm taking care of everyone. So I tried. Nag-try akong mag-skirt. Nag-try akong mag-love team na. Oh. Hindi naman sa ano, mabait yung ka-love team ko, pero hindi Nasanay ka, wonder child ka nun eh. Ang mahirap doon yung mga naririnig mo from people. Pero alam mo, maraming mga kabataan na edad mo, ano, na dumanas ng ganyang klaseng napakahigpit na hirap sa buhay, would always turn to drugs. Ikaw ba umabot sa ganung punto? Never. Mahal ko mga magulang ko kasi. Ano yung pinaka-pinakamahalagang naidulot sa'yo ng magulang mo? Para sa akin, unconditional love. Marami ngayong mga bagong sibol ng mga kabataan na nag-aartista, gusto mag-artista, no? Ano yung maipapayo mo sa kanila? Have a life. Karoon ka ng personal life and enjoy it. Huwag mo isakripisyo yung mga ikasasaya ng puso mo para lang sa trabaho na to. Anong maipapayo mo doon sa mga magulang na ganun? If you love someone unconditionally, lahat na expectations mo sa tao na yung mawawala eh, kasi ang gusto mo lang naman is mahalin yung tao. And you want the best for that person. Kung sa tingin niyo naman po, eh, naturuan niyo na maayos yung anak ninyo, kahit ano pa man siya, eh, marirealize niya yung para sa kanya. Alam niyo nung natanggap ako ng parents ko, parang... Parang ano, nabunutan ng tinik, sabi hindi, nila. Hindi, parang kaya ko lahat. Anong plano mo ngayon sa buhay mo? Mag-migrate. Ba't gusto mo mag-migrate? Para mas simpleng buhay. Yun yung gusto ko. Aiza, maraming salamat at pinahintulutan mo kami na gamitin ang iyong well, a portion of your life para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very, very much. Ako rin po, hindi, kasi gusto ko magpasalamat sa inyo dahil napili niyo ako and siguro isa rin ako sa mga tao na kahit paano may gustong i-share sa, yes, sa mga fans or kahit hindi sa fans, sa mga tao. Dahil baka kahit paano, ma-uplift ko yung buhay nila. So, thank you magpakailanman. Of course, Jimmy. Salamat. Mula sa pagiging isang child superstar, ngayon isa na ring ganap na acoustic star si Aiza. Patuloy na tinatangkilik ng mga tagapakinig ang kanyang mga awitin at ipinapamalas naman niya ang husay sa pag-arte bilang isa sa mga pangunahing tauhan sa GMA Soap Opera na Hanggang Kailan. Nakaramdaman si Aiza ng pagkabigo. Napatunayan naman niya na kahit maglaho ang kasikatan, isang bagay ang hindi maaaring mawala. At iyon ay ang talentong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana ay pakinggan, tayo ay pakinggan.